Hello! Ay, ako. Ito pa rin yung ano namin, damit. Kasi, ang iba vlog namin ni Melvin is, naligaw kami. Mali yung sinakyan namin na bus. So, habang naglalakad, magbablog na lang ako. At may isi-share ako sa inyo about sa paglipat namin ng bahay. So, dahil nga lumipat kami ng apartment. Bahay or apartment, ano ba yun? Basta yun. Lumipat kami, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin before kami lumipat at pagkalipat namin. Ayan, yung isi-share ko sa inyo. Kasi yung mga nanonood ng vlog ko is yung mga papunta dito. Ayan, so ito. Ano, mga idea para makahanap ng bahay. Unang-una kung paano makahanap ng bahay. Kung saan kami naghanap ng bahay or saan tayo naghanap kung paano ka makahanap ng bahay dito sa Regina. Sumali ka sa ano, sa marketplace, doon kami nakahanap. Yung marketplace sa Facebook, kasi mali yung aming napasukan. So ayan. Ang una mong may garage nga doon sa malapit sa atin eh. Oo, mayroon. Tingnan natin, daan na natin. So ayan, kung ano, yung mga ginawa namin. Ano yung sabog mo to? Sa unang paglipat. Hindi eh, kasi may laman to eh. Tingnan mo nga, baka kasi parang ibabag ko na lang. Kaya pa mag-bot? Ako na lang mag-bit-bit dito. Akin. Ayan. Kung paano namin nahanap. Ito yung kay tatay, di ba? Oo, dito nga. Medyo malayo pa kami. Ay, nakita mo yung dulo? Kung paano namin nahanap yung bahay, sa marketplace kami tumingin, pwede kayong maghanap doon. Or kaya sa Regina Group, Filipino Regina Group dito sa Regina. Ayan, doon kami naghanap ng bahay. Tapos pagkahanap ng bahay, i-message mo yung may-ari, tapos ipapakita sa'yo yung area. Or yung bahay na uupahan ninyo. Tapos pag naging okay kayo, hihingan kayo ng requirements. Ang requirements is certificate of employment at saka payslip. 3 months payslip. So hihingi lang kayo sa employer nyo nun. Tapos payslip, nakalagay lang naman din sa cellphone nyo. Tapos ipapasa nyo lang sa may-ari. Tapos depende sa may-ari kung maa-approve. Kasi i-check nila yung mga credit ano, score, mga ganun. Ano ba yun? Yun ba? Yung. Basta yung credit ano nyo. Pero talaga dapat, antay lang talaga natin yung bus. Galit na galit. Tapos, wait lang. Kasi iba yung top ko dito, mga bas-bas. Tapos, yun. Pagkatapos nun, ibibigay nyo yung requirements. Pagkatapos ng requirements, ibibigay sa inyo yung contract. Isasign ninyo, babasahin ninyo yung contract. Tapos, pagkatapos nun, kailangan mong mag-down ng... Busog po naman ako. Kailangan mong mag-down ng down payment. Oh, really? Kung magkano yung down payment, kung magkano yung bayad mo doon. So, 1,400. Down and deposit. Ayan. Down and deposit po yun. So, 1,400 yung down. So, pagkatapos ng down, ayan, hihintay mo na kung kailan yung lipat. Pero before kayo lumipat, mga 2 to 3 days, kailangan nyo kapag hindi kayo all in, so kailangan nyo mag-create ng account sa SAS Power, sa SAS Energy, at saka sa Water. Kasi katulad namin, na-late yung pag-create namin ng account. Kasi syempre, unang lipat namin, unang beses namin na lumipat. So, kaya ganun, hindi namin alam. So, kailangan nyo yung mag-create ng account ng SAS Power, SAS Energy, and Water. Tapos, may mga fees yon. May mga fees yung mga SAS Energy, SAS Power, at saka yung ano. Ano nga yun? Yun, yung water bill. Like, $25, $35, $30. Yung tatlo na yun, isang $25, isang $35, isang $30. Yun yung bayad sa fee. Pagkatapos nun, ito yung kalakalis, oh. Pag nag-create ka, mag-create ka na ng account, okay na yung account mo, ipapasa mo yun sa may-ari ng bahay or sa apartment. Tapos, final checking na, yung final look, ano ba yun? Basta final viewing na final ang susunod. Check.
Tapos pagkatapos noon, ipa-final check mo 'yun. Picturean mo yung lahat ng mga may problema, may gasgas, may mga butas, may sira, lahat mo 'yun picturean para kung kailangan palitan ng may-ari, papalitan nila 'yon. Tapos ano, ibibigay na niya yung susi. Before niya ibigay yung susi, kailangan i-down niya ulit yung 1-4 para sa deposit. So, total of 2,800. Kung magkano yung bayad din sa apartment, hindi 1-4. Oh, kung magkano yung bayad niya sa apartment, katulad namin kunyari 1-4. So, deposit advance yun. Parang 2,800 total. Mabos yun sa 1-4. Not 1,400. 1,400. So, ganun pala sila dito, 1,400. 1,200, 1,400, 1,100, ganun. So, 1,400. Total, 1,400. Ganun. Yan. Tapos, ayun nga. Yun. Tapos, pag ibinigay na yung susi sa ano inyo. Ano pag 2,800? Magano? 2,800. Ganun. Ganun yung sabi nila pagka 1,400, 1,300, 2,800. Ganun yung kanilang sabi. So, ayun, tapos doon pagka final viewing, ibibigay na yung susi sa inyo. Tapos kung kailan yung pinag-usapan nyo nalipat, lilipat na kayo. Pero, ibigay ko sa inyong tip, paghahanap kayo ng bahay, ang hanapin ninyo all is in. All in. Kasi kami, napasubo kami, hindi all in yun. So, all kailang, in, kung hanapin nyo yung may TV, may upuan, lahat. Walang ganun. Kompleto. Walang meron. Ganun. Oo, as in all in yung hanapin. Meron, kung may kung may makikita kayo na all-in, mas makakatipid kayo ng all-in. So kami ngayon, kailangan namin magtipid sa ilaw, kailangan namin magtipid sa tubig, wala rin kaming internet, kailangan namin magpakabit ng internet. So, sobrang pagtitipid sa tubig, di na naliligo eh. Grabe siya. So iyon lang, ang i-share ko lang sa inyo is, yung paglipat, kung maghahanap kayo, is yung all-in na. Yung all-in talaga, yung pinaka-the best. Kasi talagang hindi mahihirapan mag-adjust. So, ayun lang. Na-share ko lang din sa inyo yun. At layo. Sa susunod, ang i-share ko din sa inyo is kailangan alamin ninyo yung bus, route ng bus. Kasi yung route ng bus dito hindi. Ay hindi namin alam. Ganun. Tama naman siya. Eh. Hindi ko alam si Chris na sir, diyan pala tutuloy. Ay, diba? Galit na galit siya. Gawa tayo ng thumbnail. Dali. Wait lang. Nilo. Ayan. Tapos, yun lang, i-share ko lang sa inyo. Yun yung mga ginawa namin sa paglipat. Tapos pala, ang pinakalas na gagawin nyo pag nakalipat na kayo ng bahay, lahat ng address kailangan palitan. Sa CRA, sa bank. Yung health card daw, sabi niya, no? Sa health card. Yung health card daw, kailangan daw palitan yan. Tapos ang mangyari, para mag-re-apply ka ng health card. Oh. Sabi niya, siguro daw. Sa SGI, kailangan lahat palitan mo yung address mo. Kasi pinaka-importante yun. Yun yung pinakalas talaga na gagawin. Yung magpalitan yung address sa bago ninyong titirahan. So, ayun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa namin at mga nagginawa namin before kami lumipat at pagkalipat namin sa bahay. At ngayon, nag-uunti-unti na kami sa gamit. At syempre, wala pa rin kaming gamit. Ang meron pa lang kami ay kama at silya na bigay ni kuya. Oh, silya, wala pa tayo upuan. Mayroong silya, dining table, wala lang tayong supa para sa... So, ayun lang. Thank you so much! Magtanong ako saan may bye! Mga, may mga nakakalang murang bilihan. Ayan, kung may TV. Mga alam po kayo na bilihan ng supa at saka TV lang dapat. Na mura, naghahanap kami ni Melvin. TV na worth 50, ganun. Parang gusto mo yata hingi na lang. So, ayun lang. Thank you so much! Bye-bye! Smart TV bye-bye. Na worth 50, supa na worth 20. Makinig kay Melvin. Anong pinapanawagan mo? Sige na, sabihin mo na. Ako'y nananawagan sa buong Regina. Baka na. Meron kayong binibentang murang gamit. Like sofa, TV. Yun lang. Tawag dun. Ano tawag dun? TV. Ano yun? Yung TV stand. Oh, wag ka na yun. Choosy ka pa TV stand. Siyempre. Sofa lang. Kasi para may laman lang yung ano natin. Dining area. So, ayun lang. Thank you sa so much. Bye. Sa marketplace meron pero ang mamahal pa rin. Medyo, so hindi medyo, pa rin talaga namin kayang bilhin. Medyo pricey lalo na ngayon na ano na kakalipat lang so ang daming gastos ganun. So ayun lang. Thank you so much. Bye. Natawid kami ni Melvin in Babush. Oh, yeah. Kami na nawagan. Baka po meron diyan magtatapon ng mga gamit. Kami ay tawagan sa numerong mag-comment lang po kayo sa baba kung maitatapon kayong gamit diyan.
Handa po kaming sambutin. Kasi wala po kaming mga gamit. Sa mga gusto sa kay kuyang taga-Sastel, very good ka kuya. Kasi may tumawag kay Melvin para magbigay ng dining chair. So ayun lang. Thank you so much. Bye!